Makapuso kung magastos po ang mabuhay, hindi po maikakalang mabigat din sa bulsa ang mamatayan. At bagamat sumabay na rin ang mapunerarya sa pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo, may ilan namang nag-aalok ng mga package deal para makatipid. Balita natin ni Maria Bulaklak, ausente. Isa na siguro sa pinakamasakit na pagdaraanan ng isang pamilya ay ang paglisa ng mahal sa buhay. At sa kanilang pagkawala, kaakibat nito ang mga bayarin para sa pagdala sa kanilang huling hantungan. Kada taon, halos kalahating milyon ang bilang ng mga namamatay ayon sa National Statistics Office. At ang bilang na ito kadalasan sa mga funeral homes dinadala. Ayon sa isang funeral director, hindi maiiwasan na magtaas ng presyo ang mga negosyong gaya nila. Ang pagbili namin ng casket ay tumaas. Pero yung pagsiservisyo namin, ganun pa rin po. Siyempre, tumataas din po ang mga bilin, lalo na gasolina, walang kontrol. Siyempre, gumagamit din po sila kahoy, gumagiyero, ganun din po. Hindi naman bumababa, puro pataas. Sa kabila ng pagtaas ng presyo, mas mainam pa rin daw na kunin ang mga package deal na inaalok ng mga funeraria para makatipid. Dati, iniisa-isa ho eh. Susulat lahat, ganito yung pag-imbalsa mo, ganito presyo nito, ganito presyo ng ataol, ganito. Lumalaki po, kawawa po yung pamilya. Pag lahat sinisingil mo. Ang package deal na kadalasang ibinibigay ng mga funeral home ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos hanggang 250,000 pesos. Retrieval of body, casket, imbalsamo and cosmetics, burol, karo, pagdadala sa sementeryo at permit and death registration. Ang mapipiling package ay nakadepende sa kliyente. Sa viewing o burol, maaaring sa chapel ito isagawa kung saan nakakahalaga ito ng 1,000 hanggang 1,500 pesos kada araw. Pero para makamenos sa gastos, maaaring sa bahay na lang gawin ang pagburol. Pagdating naman sa pagpapalibing, nakadepende sa budget ng pamilya ng namatayan. Kung nais magpalibing sa public cemetery, magmula 600 pesos hanggang 1,500 pesos ang apartment na libingan na maaaring magamit sa loob na 5 taon. Samantala, nasa 30,000 piso pataas naman kung private o high-end cemetery, depende sa pwestong mapipili. Pero kung cremation naman ang paraan ng nais ng pamilyang namatayan, aabuti ng 20,000 pesos pataas ang maaaring gastusin kasama ang urn at viewing. Mayroon din daw inaalok ang ilang lokal na pamahalaan tulad na lang sa Maynila ng libreng paglilibingan. Sakaling mag-qualify ang mga namatayan, wala nang kailangan asikasuhin ang pamilya kung hindi ang permit at registration na lamang. Maria Bulaklak, ausente, GMA News.